mía, ¿no? ganito pong itsura niya ngayon. At napansin ko mga katintay, no? Sa sobrang kapit niya, nagkukulangot siya. Ayan, no? May mga kulakulangot. Ayan, kung napapansin niyo, no? Kung sa tingin ninyo, hindi kayo komportable sa gulong niyo, huwag niyo na ituloy. What is up mga katinta? Independence Day ride po tayo ngayon. Dito natin matetest ngayon kung makapit ba talaga ang Xeneos na nilagay natin dito sa NK400 natin. So ang gamit natin ngayon mga katinta, of course, as usual, NK400, may ride ang tropa. Yun nga, magbe-breakfast ride lang. Nauna na sila dahil as usual, late na naman tayo. Hindi tayo nagising na maaga. Puyat kagabi. Ayun na nga, test natin tong gulong mamaya. Ipa-ano natin dito sa may twisties, no? Sa mga korba-korbahan, kung okay ba siya, kung umi-skid ba. At ayun, kasama natin si Mrs. ngayon, siya nasa likod. So this is the perfect time mga katinda para i-test natin ang Xeneos ZN62. Sa mga twisties, sa mga uphills, sa mga rough roads, masusubukan natin si Xeneos dito. So far, okay pa naman, hindi naman siya umi-skid sa mga curbs. Dahil medyo wet nga yung daan, okay naman. Kahit medyo ihiga natin ng konti yung motor is okay na okay pa naman siya. Never ako nakaramdam ng skid. So mamaya sa bandang Aurora may mga daan doon na pa-curb at may mga buhangin, ano. Itatry din natin doon. So andito tayo ngayon sa San Pedro Madela Quirino. At tingnan mo naman, oh, grabe, oh. Grabe, magpatakbo si Manong, ah. Oh, ito, kurbahan. Okay. Kurbahan na paakyat mga katinta, okay na okay siya. At titignan natin mamaya kung maganda ba ang upod ng gulong, kung kaya ba niyang isagad hanggang sa dulo. At mukhang uulan pa nga yata. Medyo makulimlim at masungit ang panahon. Ayan, oh, kurbahan siya. Ganda. Yun, nakaapak tayo ng bato. Bomba daw, bomba. Ato, may mga buhangin, oh. Oo, diba? Ayos. Oops, kurba. Downhill na tayo. So masasabi ko kay Xeneos, kung budget mo lang hanap mo at sumasabay sa mga leading brands, go for Xeneos. Gaya nga na sinabi ko sa last vlog natin, kahit hindi ko pa siya natetest,
dito sa NK natin ngayon pa lang, eh okay na okay. Dahil yung last na motorsiklo natin, which is Benelli 302S, yun din ang ginamit natin na gulong. At nung umakyat tayo ng Baguio, yun ang gamit natin. At never kaming iniskid ni Mrs. Dalawa pa kami dun, ha. Dalawa kami magkangkas. At okay na okay naman siya. So this is not a sponsored vlog, mga katinta, pero Zeneos, eh baka naman. Nakakadalawang set na ako ng motor. Zeneos pa din ang hinahanap-hanap natin. Pinapa-impress ako ni Zeneos. Kahit sa mga curbs na may mga bubuhangin, ano, hindi siya umiiskid. At medyo madulas pa tong daan dahil kakatapos na na ulan, eh medyo moist po yung daan. Dahil mukhang may masamang pinabalak ang panahon. Umulan na kanina, tapos ngayon dito sa part ng nagtipunan is katatapos na ng ulan. Kaya hindi ko magamit tong secondary cam natin, mga katinda, dahil nagmoist yung loob niya. Dahil nakalagay siya sa may waterproof na case, eh umulan kanina, nag-moist din sa may bandang lens, kaya kailangan linisin natin mamaya. Otherwise, pangit ang kuha natin. Ayan, oh, may mga buha-buhangin, oh. Oh. Diba? Okay siya. For everyday use siguro, I'm not sure, dahil soft compound siya. Mas madaling maupod ang soft compound kesa sa medium to hard compound, mga katinta. So, dito na tayo sa Decimong Alquirino at boundary na siya ng Aurora at Quirino Province. Yung mga tropa natin is nauna na sa Dinadyawan. Ayan, Happy Independence Day, mga katinta. Ayan, may mga flags po tayo. Ayos! Kahit anong kurbahan, mga katinta, goods na goods si Zeneos CN62. Kahit hindi siya sponsored, mga katinta, may pagmamalaki ko talaga tong gulong na to. Dahil tested ko na siya. At marami diyang mga kakumpetensya ni Zeneos na nasa price range niya. Hindi ko nababanggitin kung anong brand yun. Sabi nila maganda daw ang brand na yon sa mga underbone bikes, sa mga mas mababang cc. Pero yung 400cc up or 160 sa mga pang big bikes niya siguro is medyo madulas. Dahil meron tayong isang katropa na ganun ang ginamit, 650 yung kanyang motor, ginamit niya nung Ironman. Is, yun nga ang sabi niya, medyo umiiskid kahit sa dry na semento or asphalt, umiiskid daw siya. Kaya yun din ang isang reason kung bakit hindi ko siya kinuha. Dahil dalawa na yung pinagtanungan ko. Yung isa isang hari ng Norte. And shout out Mark Allen Floria. Sabi niya,
Ninong, huwag na huwag mo kukunin yung brand na yun. Kaya nag-stick pa rin ako sa brand na tingin ko is komportable para sa akin at kaya ko siya sa curbs, kaya ko siyang i-handle. Dahil mga katinta, doon masisira ang inyong riding habit eh. Kung sa tingin ninyo eh hindi kayo komportable sa gulong nyo, huwag nyo na ituloy or stay safe na lang sa inyong pacing. Dahil kung wala kayong tiwala sa gulong na ginagamit nyo, doon masisira ang inyong riding habit, lalo na sa mga curbs, sa mountains. Delikado mga katinta, at sa mga endurance, ayan, delikado. Kaya mag-stick lang kayo sa brand kung sa tingin nyo doon kayo mas komportable gamitin, eh doon lang kayo. Yan ay base lamang sa aking opinion mga katinta. Hindi ko naman sinabing tama ako, hindi ko rin sinabing mali ako, pero based on my own experience. So anyway, yan nga mga katinta, no? At around 100 something, 100 kilometers na puro twisties tayo, eh siguro naman yung rides pa lang na yun is may kukumpara mo na talaga or matetest drive mo na talaga. Nag-average po tayo ng speed at 50 to 70 kilometers per hour dahil nga sa kurbahan lang at kasama natin si Mrs. Eh tamang chill lang, safe pacing lang tayo. Minsan nag-80 sa kurbahan dahil puro kurbahan to mga katinta. Nasa bundok na tayo. Okay, so stop over with the group mga katinta. Ito po yung upod ng gulong natin. Ayan. So for 100 kilometers sa mahigit, ganito pong itsura niya ngayon. At napansin ko mga katinta, yun, sa sobrang kapit niya, nagkukulangot siya. Ayan, may mga kulakulangot. Ayan, kung napapansin nyo yun. Nagkakaroon siya ng chicken strip. So literal na talagang makapit. Ayan o. Soft compound nga siya. Yun ang downside ni Zeneos is napaka soft ng kanyang gilid. At ang kagandahan naman nito is makapit kahit sa basa. Ayan. So yun, stop over muna kami ng tropa. Ayan. Ito yung 150cc na 1000cc yung rider. Ayan. Shout out kay Albert Pineda. Eh Daryl Natividad, ayan si Jawad kasama natin. Si Mrs. at si Dender, ayan. So ang lineup natin mga katinta is Z650, ito yung 2023 na MT09. MT09 din na mas later model, yung NK400 natin at R15, ayan. So yun po yung lineup natin. Alright, so take off na ang tropa. Natapos din yung breakfast ride namin. Pauwi na kami. Ayan. So literal na pagpagpwet lang ang rides natin na to.